hindi katanggap-tanggap ang pangbabastos ng NBA media, Jordan Clarkson, may mensahe sa mga fans. At Gilas Pilipinas, buhay pa ang tsansa para sa Paris Olympic. Ngunit bago ang lahat ng ito, kung gusto mula pa sa career 2022 to 23 campaign, ang guard na si Jordan Clarkson ay papasok sa kanyang next NBA season. Kasama ang pag-asa na mabubuo at maidadala muli ang kanyang noteworthy production. Ang desisyon ng Utah Jazz na i-trade ang all-star guard na si Donovan Mitchell noong huling summer, mga kaibigan, ay naging epektibong daan patungo sa transition para sa former Sixth Man of the Year na siya ay magiging starting two guard ng Salt Lake City. Ang lahat ng mga bagay ay mai-consider dahil sa lahat ng 62 games na kanyang pinaglaruan, itong si Clarkson, mga kaibigan, ay nakapag-posted ng 20.8 points, 4 rebounds at 4.8 assists para sa kanyang career high 32 minutes sa bawat gabi. Siya ay inatasang kunan, mga kaibigan, ang scoring guard role sa team na siyang nawala, itong si Donovan Mitchell. Habang ang kanyang efficiency ay naging malaking bagay at ngayon siya pa rin, mga kaibigan, ay isang volume scorer na kayang gumawa sa sariling opensa. Ang kanyang halaga ay sapat para anihin nga niya ang another contract kasama ang Utah Jazz sa panahong nag-sign nga ito ng 3-year extension na nagkakahalaga ng $50 million para mapanatili ito sa town. Ang magbigay ng another shot para makapagbuo ng competitive roster ay nag-represent lamang ang nice opportunity para kay Clarkson na ma-utilize ang kahit anumang key component, mga kaibigan, sa kahit anumang playoff push ng Utah Jazz kung hanap nga nilang gustong manalo para sa paparating na season. Gayunpaman, ang NBA media ay patuloy pa rin hindi ginagalang itong si Clarkson, mga kaibigan, na kung saan itong si Jordan Clarkson ay nabigong mahanap ang lugar sa latest prediction ng Bleacher Report bilang top 30 guards para sa susunod na season. Maging itong si Clarkson ay hindi rin napabilang sa isa sa 13 pangalan bilang naging honorable mention. Dito'y nauna pa ang 43 guards, mga kaibigan, bago pa man itong si JC. Kabilang sa napakaraming players ay nasurpass pa ang Jazz veteran, mga kaibigan, na naging honorable mentions na tulad na lamang nina Benedict Mathurin, Jaden Ivey at Jalen Williams. Kahit na ang former Jazz point guard na si Mike Conley Jr. ay nahanap pa ang spot sa grupo. At sa ilalim sa listahan ay naging kabilang na nga rin itong si Chris Paul sa number 30th, Austin Reeves sa number 29, Derek White sa number 28 at Tyler Hero sa number 27. Itong si Clarkson ay maituturing man sa iba bilang isang one-dimensional player sa floor, ngunit na i-manage pa rin niya ang large factor, mga kaibigan, para sa overachieving na nahanap ng Utah Jazz noong huling season. Hindi man siya mai-consider bilang kalibre sa top 10 guards, mga kaibigan, ngunit ang kanyang naging posisyon ngayon ay hindi katanggap-tanggap at hindi isang patas na assessment para sa 9-year veteran. Ang next season ay ang makakapagbigay kay JC ng iilang feasibility para umakyat sa rank. Ano sa tingin niyo, mga kaibigan? Speaking of Jordan Clarkson, dalawang unang laban at ang Gilas Pilipinas ay hindi pa rin nakahanap para bigyan ang home fans ng much-deserved victory sa FIBA World Cup. Ang Pilipinas ay binuksan nga nila ang campaign kasama ang 81-87 defeat laban sa Dominican Republic noong August 25. Then ang Gilas muli ay natalo sa Angola noong Linggo. Ang back-to-back frustrating losses ay hindi ang nagpaintulot dito kay Jordan Clarkson, mga kaibigan, na mawalan ito ng pag-asa. Kasama ang Utah Jazz star na sinabi na siya at ang kanyang mga teammates ay determinadong manalo para sa Filipino fans. Naayon pa nga kay Jordan Clarkson, manatiling lumaban. Sila nga raw ay andito para sumuporta sa bawat gabi, sa bawat araw. Kaya kailangan nilang manatiling lumaban para patuloy silang maglalaro at makipag-compete. Para kay Clarkson, sinusubukan nga raw nila ngayong lahat na makuha ang panalo para sa lahat, na siyang gumawa ng 21 points sa kanyang 7 out of 22 field goal shooting laban sa Angola.
si Clarkson na siyang naging inefficient sa kanyang shooting mga kaibigan kasama ang 7 assists at 3 rebounds ay sinabing ang pagkatalo sa Angola matapos nga silang lumamang sa African country sa 28-17 ay mahirap nga rong lunukin. Ito nga raw ay napakahirap dahil andoon na nga raw sila. Ngunit sa ngayon, mayroon pa nga raw silang laban na haharapin. At ito lamang ang lahat na pwede nilang gawin. Patuloy pa ni Clarkson, ang Gilas ay kailangang gumawa ng adjustment dahil sila na nga raw ngayon ay nasa must win situation na kung saan sila ay haharap sa Italy sa araw na ito. Ang matalo sa powerhouse Italian mga kaibigan ay ang tatapos sa pag-asa ng Gilas na maka-advance sa second round para mag-execute. Hindi nga raw sigurado itong si Roger Pogoy dahil hindi pa nga raw niya nakita ang stat sheet. Ngunit anuman ang kailangan nilang gawin, kailangan nga raw nila itong ma-figure out, gumawa ng adjustment, pumasok sa laban at makipag-compete. Itong si Roger Pogoy mga kaibigan ay nangakong ang Gilas Pilipinas ay patuloy pa rin makikipaglaban sa kabila sa lumiliit ng araw ang kanilang tsansa para mag-advance sa second round. Naayon pa nga kay Pogoy, patuloy pa rin silang makikipaglaban dahil meron pa nga raw silang natitirang laro. Hindi nga raw sila susuko. Speaking of tsansa, ang Gilas Pilipinas head coach na si Chot Reyes ay tumangging ibandera ang white flag at siya pa rin ngayon ay umaasa anuman nga raw ang mangyari kahit na lumiliit na nga raw ngayon ang tsansa ng national para sa spot sa paparating na 2024 Paris Olympics. Ang bid ng Filipinos na maging best play sa Asian team mga kaibigan sa pagtatapos ng FIBA Basketball World Cup nitong 2023 ay mas bumaba sa panahong sila ay nakuha ang pagkatalo kontra sa Dominican Republic at Angola. Habang ang Japan naman ay nakuha ang kahanga-hangang 90-88 victory laban sa Finland sa Okinawa Arena. Gayunpaman, itong si Reyes ay naniniwalang ang Pilipinas ay meron pa ring tsansa. Ngunit ang nationals mga kaibigan ay kailangang makontrol ang mga bagay mula sa kani-kanilang kamay at aasa rin sa swerte bago pa man sila mag-isip mga kaibigan at susubukan ang ibang senaryo. Naayon pa nga kay Reyes, kailangan nilang mag-focus sa susunod na laban. Ang kanilang objective ay ang makapaglaro sa Olympic. Kaya anuman nga raw ang mangyari, kahit na lumiliit ang kanilang pag-asa, ang pag-asa nga raw ito mga kaibigan ay buhay pa rin. Kaya kailangan nga raw nilang manatili na itaas ang kanilang noo at maghanap ng paraan para maglaro at ipakita ang kanilang pinakamahusay sa paparating na laban. Itong si Reyes at ang Gilas Pilipinas ay mayroon pa rin natitirang pag-asa mula sa kani-kanilang sarili. Ngunit ang pag-asang ito ay wala na sa kanilang kamay. Dahil unang-una, kailangan nilang ipagdasal sa laban na ang Dominican Republic ay matatalo ang Angola bago pa man nila iisipin ang mag-advance patungo sa second round. Ito ay madaling sabihin, ngunit mahirap gawin dahil ang Gilas Pilipinas ay haharap rin mga kaibigan sa World Number 10 Italy na kung saan ang team rin na ito ay hanap ang maka-advance sa second round sa tournament matapos sa kanilang nakakagulat na pagkatalo kontra sa Dominican Republic sa opener. Para rin sa Paris bid, ang Gilas Pilipinas ay kailangang umasa na ang Akatsuki 5 mga kaibigan ay